Samantala mga kapuso, sa bayan naman po ng Laurel, dito pa rin po sa Batangas, bumagsak at naputol po yung Bayuyungan Bridge kasunod ng malakas na ragasa ng ilog. Wala pong naisalbang mga gamit yung mga residente at may mga barangay din po na hirap madaanan. May unang balita si Jonathan Andal. Pinabagsak ng bagyong Christine ang tulay na ito sa Laurel, Batangas. Umapaw noon ang ilog at rumagasa ang tubig. Dahil dito, hindi marating ng mga sasakyan ng ilang barangay sa Laurel. At ang mga residente, tumatawid ng ilog para makapunta sa sentro ng bayan. Mas gusto ko pa kung pumutok ang bulkan kahit pa paano nakakatakbo ka. Dito wala kang tatakbuhan. Biglaan po ito eh. Walang naisalba si Tatay Islaw. Ang bitbit niyang chessboard, pinulot na lang daw niya para may libangan ng mga kabataan sa kanilang nilikasan. Ako po'y nananawagan po sa nakatata sa ating gobyerno. Baka sakali po kami matutulungan at talagang sayad na sayad po kami, milyon po ang nadali. Maraming taga Laurel ang lumulusong ngayon sa putik. Sa gabal din ang mga trosong sumira sa mga bahay. Tingnan nyo itong mga malalaking troso na inagos dito. Imagine nyo na lang kung gaano kalakas yung tubig yung umagos dito para dalhin yung ganyang kabibigat na mga troso. At ito, kung tingnan nyo itong bahay na to, ang daming mga kahoy, ang daming mga inanod, kahit hanggang dun. Grabe. Ngayon lang po ako nakaranas na ganito. Diyos ko. Eh sabi ko, buti nga naabutan nyo kaming buhay. Naglikas na po kami, umuwi na po kami, naglinis kami. Tapos bigla na lang humagos yung tubig. Patay ang mga alagang hayop. Lubog ang mga luma at bago motorsiklo. Saan nakapwesto yan? Dito? Dito po. Pati mga truck pinataob. Pangyang siya, puno yan ng yero na pandeliver. Wala na ma-deliver dahil ubos na. Sa tabing kalsada, nakaburol ang tatlong magkakaanak na nasawi sa pagguho ng lupa sa kanilang bahay, kabilang ang sanggol na 5 months old. Nagsabi po ako sa kanila na pumunta po sila sa amin, na doon muna sila tumigil. Kaso nga po, natakot din po sila sa amin dahil nang dumaan din po ang baha, mga bato, mga sangag. Kaya natakot din po siya, umuwi sila sa kanila. Si Geneva naman, iniisa-isa ang mga punerarya at presinto para mahanap ang pinsang si Annalyn at 8 taong gulang na anak nitong si Ira. Nawawala sila matapos anurin ng baha sa bayan ng Agoncillo. Kahit po manghuhulang apo at pinagtatanungan namin, baka po may balita na kung saan namin, at least makita man po namin yung bakay. Kasi po, kung ligtas po siya, alam po namin tatawag po siya agad eh. Sa Talisay, may burol din ng mga namatay sa landslide. 18 taol yung nakapwesto lahat dito. At yung pinakamaliit, ayun, 2 buwang gulang na sanggol. Ang sanggol ay anak ni Reynaldo, isa sa 4 na anak niyang nasawi, pati kanyang asawa, na natagpo ang magkayakap sa isang kama. Sinabihan daw niya noon ang mga anak na huwag lumabas ng bahay habang siya'y nangingisda sa lawa ng Taal. Pinaalalahanan naman daw silang dumikas pero sa group chat lang. Kung may makakaligtas sana, kung pupunta sa bahay mismo ng, ano, na halimbawa yung kapitbahay o kung sino man na nakakana, tara na, hindi natin kailangan magtagal dito. Yung parang encourage mo siya na hikayatin mo talaga siya na umalis sa ganung lugar dahil alam mong masama na. Yung mga barangay natin dito, nagpapaalala sila na kung sinong may gustong lumikas, syempre, alam nyo na halimbawa delikado kayo, edi magsipaglikas kayo. Di ba may ganon? Syempre, mayroon ng mga tao na minsan hindi napapansin yon. Halos lahat ng napinsala ng bagyo, mga bayang nakapalibot sa lawa ng Taal. Sabi ng kongresistang nakakasakop sa distritong ito, hindi nagpatupad ng forced evacuation ng mga alkalde. Wala namang forced evacuation tayong pinagawa, Mayor. Pinapalikas lang usually yung mga nasa tabing baybay dagat o danger zone areas na usually tumataas ang tubig. Pero this is really unprecedented itong nangyaring ito. We were all caught unprepared, sa totoo lang. Sinusubukan namin makuha ang panig dito ng Batangas PDRRMO. Sa ngayon may mga hirap pa rin madaan ang kalsada sa Talisay at Laurel. Kailangan din po namin sa madaling panahon na mga heavy equipment dahil talagang yun po mga national road po namin, yun po mga daan namin papunta sa mga barabarangay ay halos barado na po. Nasa state of calamity na ang Batangas.
Sa tala ng PNP Batangas, 54 na ang patay, 21 ang nawawala at 18 ang sugatan. Maraming bahay ang walang kuryente at tubig at pahirapan ng cellphone signal. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News.